pwedeng-pwede mag-Google Meet or Zoom meeting. So guys, I tried na mag-Zoom, mag-install ng Zoom app, and it's so far so good. And so for today's video, tayo ay mag-review na naman ng isa gadget. Ayan, so maraming mga nagtatanong sa akin, Dindin, meron ka bang alam ng murang tablet? Or what? So for today, pag-uusapan natin ang murang tablet na binili ko po sa Shopee. Okay guys, yes, nabudo na naman po tayo ni Shopee. So actually, nagamit ko na po ito, nabuksan ko na po ito. Pero magpapakita ko sa inyo ng unboxing ng ating tablet na tig 3,000 pesos. Actually, 2,999. So, bali mga 3,000 na rin yun. And less than pa dun kasi nagkaroon po ako ng voucher galing po sa ating live stream. Ganyan. So, guys, check out nyo na yan. Lilink ko na lang tong product na to sa description down below. And pag-uusapan natin kung ano yung mga experiences ko po plus test recordings and all dito sa ating video. So, bago muna yan, of course, mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel to be part of the hashtag DindinRindinFam. Click on the notification bell para ma-notify ka every time na may bago akong upload. And of course, comment down below for video suggestions and for shoutouts. So, without further ado, let's get started with the video. Okay, so pag-usapan muna natin yung product sa Shopee. Bakit ko siya pinili? Actually, maraming mga tablets po sa Shopee. And ito so far, yung nakita ko na may pinaka-highest review. Kasi yung iba, maliit lang yung tablet. And ito, gusto ko yung parang iPad talaga. Hindi yung pang iPad mini or what. So yung parang iPad talaga siya na malaki. So ito yung nahanap ko. Yung 10.1-inch, 10-core 4G network Wi-Fi tablet PC Android. Ang haba ng title niya or pangalan niya. So, 10.1 IPS screen dual SIM. Ayan. So, guys, pag-uusapan natin yung mga specs. Isa-isa plus yung mga test recordings sa mga camera and all. Right from the description pa lang, yes, it is a 10.1-inch display na tablet. So, hindi naman ako nagduda doon because nung nakita ko siya, malaki talaga siya. Nasa 10 inches nga siya. And hindi siya maliit na parang iPad mini. And of course, siya mawawala ng Wi-Fi. So, guys, may Wi-Fi rin po ang tablet na ito, of course. Plus, ito na-amaze ako eh, kasi may dual SIM siya. So, it can act as a phone. Yun nga lang, medyo malaki kasi nga tablet siya. Pero, pwede siya as a cellphone kasi may messaging, may ano siya, pwede ka mag-data dito. So, gamit na gamit to kung ikaw ay mag-online class or what. So, yun. Plus, may external memory pa po. Pwede ka maglagay ng micro SD card or ng memory card po dito. So, maganda ang charging capacity po nito. Actually, 8,600 milliamperes po ang kanyang battery. Ito po yung nagustuhan ko because matagal-tagal po ang kanyang battery life. And of course, so far, nung pagkabukas ko, naka-full charge siya. So, may mga instructions po dun sa box na pag-usapan po natin mamaya kung ano yung mga nasa loob ng box po natin. Papakita ko po sa inyo and i-discuss po natin kung ano pong dahilan kaya kung bakit ayaw ma-on or what. Ayan. So, of course, ang ganda ng kanyang speakers. I really tried it. Kasi nag-try ako mag-zoom and all. So, ang ganda ng sounds niya, malakas. Maganda po yung kanyang camera. Actually, yung sa camera, mamaya, i-discuss natin yan sa bandang gitna, ganyan. So, yung camera, pwedeng-pwede na po siya. And meron po siyang front camera and back camera as well. So, ang RAM po niya is 4GB. And yung kanyang memory, internal storage po, is 64GB. So, malaki-laki rin po siya. Tablet has 5 colors po. So, meron po siyang gold, red, rose gold, silver, and black. So, pwede kayo mili doon, pero isa lang po. Ang storage po niya is 64GB. Wala po siyang ibang mga choices, kundi 64GB lang po. Pupunta muna tayo sa unboxing. So, when you open the box, of course, naka-sealed po siya and naka-bubble wrap po siya na dumating dito sa bahay. Actually, this is overseas po na pinadala po. So, medyo may katagalan rin ng onte, pero hindi naman siya umabot ng 1 week. Nasa 5 days po, ganyan. So, overseas po siya, yes, galing po siya sa China. And medyo nagdududa ako dito kasi China nga. Pero marami na rin akong mga items na galing sa Shopee na galing China. So, I trust naman yung mga iba. Dahil kahit yung mga softbox ko, yung mga
ilaw ko, ring light, ganyan. Galing rin po sa China. So, I trust it naman, lalong-lalo na dito sa ating tablet. Hindi lang yung labas ng box yung naka-bubble wrap po doon, kundi yung mismong tablet is naka-bubble wrap na rin. So, ang ganda ng pagkakabalot niya, kasi parang yung bubble wrap niya is parang made for the tablet talaga. So, nung pagkabukas niya po ng tablet, makikita nyo nga na yung likod niya is nabili ko po is yung kulay gold. And, pagkatapos po ng tablet, pagka tinanggal niyo po siya, may makikita po ko yung direction. So, iba pa po ito sa user manual. Ito po yung sinasabi ko kanina na kapag hindi nyo ma-on yung tablet, ito po yung, nandito po nakalagay kung ano po yung dapat nyo gawin. So, nakalagay po doon na dapat i-charge nyo muna siya for 15 minutes and then turn it on. So, marami rin mga cons po dito about sa Play Store and all. So, pwede nyo pong basahin yan kung kayo po ay naka-purchase ng ganitong tablet. And so, after po nun, kapag tinanggal nyo po yung cover niya, yung top cover, makikita nyo po yung mga kasama niya po ng mga chargers, ng mga adapter, and so on. So, ito pong first adapter na ipapakita ko po is yung USB connector. So, may libre na po siya or kasama na charging dock something. Kung ano yun bang tawag doon. And then, yung kabila niya is USB. So, pwede ka mag-connect ng mga USB mo. So, kung kayo may mga files, ganyan. Pwede siyang para siyang OTG, ganyan. So, kahit anong USB, pwede mo siyang ilagay dito. Pwede ka mag-save ng files. So, with this, kasama na adapter. So, aside from the adapter, meron po tayong charger na kasama. Ang charger po niya is yung parang traditional na charger, pero yung dulo niya is parang pang Android rin. Pero yung isa, parang nakakabit talaga siya, hindi siya yung USB. Pero yung maganda po dito, may kasama rin siyang USB charger. Yun nga lang mula yung brick or yung ulo ng charger. So, ayun lang po yung medyo kulang po dito sa atin. And andito po kasama rin yung user manual. So, dito niyo mababasa kung ano yung mga instructions when it comes to setting up the tablet and all yung mga kasama po dito sa ating tablet. So, yun nga lang, walang headphones or headset, pero okay lang yun kasi pwede kayong bumili ng separate yun na headset na mag-recommend rin ako, 59 pesos lang, ganyan. So, ililink ko rin na yung products sa description down below. So, we will proceed po sa ating turn on ng ating tablet. So, when I turn it on, of course, meron po tayong splash screen na mag-a-appear na Android na nakalagay po doon, and then mag-loading-loading po siya. And then, after that po, makikita nyo po na ilang saglit lang, makikita nyo na agad yung home screen. So, wala kang pipindutin na anything na kailangan mong mag-login or what. So, agad-agad na mag-open na agad siya sa home screen. Tapos, pagkita mo, ayun na, naka-install na yung mga ibang mga Google app. Ang naka-install lang agad is yung YouTube, Netflix, and yung mga ibang Google apps, pero wala pa yung Facebook. Pero, kayo na lang mag-install po noon sa Play Store. Okay, so, when I tried na mag-swipe, and mag-type the screen, so hindi ko po tinanggal yung disclaimer, hindi ko po tinanggal yung plastic ya. Itong yung tablet po na yan, kahit meron pong plastic na protector pa, is sobrang smooth ng pagkakaswipe ko. So, hindi mo napipilitin talaga siya. Kahit na tig 3,000 lang siya, maganda yung respond niya sa aking pagsaswipe-swipe and sa pagtatype. So, hindi ka gigil dapat. Parang hindi na siya gigil sa pagtatype ganyan. So, madali lang mag-type and mag-swipe-swipe, magpindot-pindot. So, thumbs up for that trend. And, pwedeng-pwede mag-Google Meet or Zoom meeting. So, guys, I tried na mag-Zoom, mag-install ng Zoom app and it's so far so good. Alright, so as you can see, ini-install ko po yung Zoom app sa ating Play Store. Medyo ilang saglit lang, ayan na, naka-install na po ang ating Zoom app na matatagpuan natin sa screen. Tapos, kinlink ko lang po yung Zoom app. And then, when I opened it, and nag-join na ako sa aking personal meeting room. So, I tried it lang. So, nga lang, naka-mute ako. So, tinry ko lang yung ating camera. So, guys, don't expect ng full quality na ipapakita ko sa inyo dito sa part na to ng camera. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung full quality. Kasi, ito pong recording po na ito is through the internet. So, medyo mabagal po yung internet namin, kaya medyo blurry. Pero, okay naman yung response niya kahit mabagal yung internet mo. And, I also tried yung back camera using the Zoom app. Bukod doon, sa Zoom app, marami tayong mga apps na available. Meron rin mga FM radio and all. So, kailangan mo lang magkaroon talaga ng headset para gamitin yung FM radio. And of course, ito na po yung camera natin. So, we will proceed to that camera. With my experience sa camera, sobrang amazed ako because ang daming options sa ating camera. Actually, meron siyang beauty face. Pwede kang mag
manual ng exposure. Ikaw yung magpipili ng exposure niya. So, ang ganda. Plus, meron siyang mga settings na parang ima-manual mo na rin. Parang SLR, ganun. So, may mga manual settings siya na doon ako talaga natuwa. And, ang ganda niyang mga settings niya. Kasi, doon sa mga ibang mga tablets, guys, walang mga ganyan yung mga mumurahin. And, I recommend ko to. I will show you na may mga recordings tayo. Eh, like this one. Nag-video record ako using the front camera. So, ito yun. Gamit ko yung front camera. Plus, nag-record ako with the tablet mismong built-in microphone niya. Ito naman yung picture natin using the front camera without the beauty face. And this is the photo with the beauty face using the front camera. Back camera is 8 megapixels and yung front camera is 2 megapixels. I didn't expect that much sa camera since yun nga, medyo mura lang siya. And so far, so good naman, visible. And yun nga, hindi naman super blurred, diba? May pagka, ano siya, may pagka konting blurred kasi nga, 8 megapixels and 2 megapixels na. Pero, okay na rin yun, diba? Sa ating budget tablet. And kung kayo ay mag-online class, using this one, I highly recommend kasi pwede ka magkabit mga USBs and all kasi may kasama na rin siyang USB adapter. So, all in all, kapag i-rate ko po itong tablet na to through my experience and all, from 1 to 10, 10 yung highest, I will rate this tablet at number 10. So guys, yun nga, for me, perfect na siya for a budget tablet. So, hindi naman ako na-expect masyado sa camera. And ang ganda ng quality niya when it comes to usage, yung ating memory. Kasi may mga SIM cards pa tayo na pwede niyong ilagay. Plus, may external memory pa. Yung battery life niya matagal-tagal. So guys, I will highly recommend this tablet para sa inyo na mga mag-online class or work from home. So, okay na to. I hope na ganito rin yung mabili ninyo sa Shopee. Kasi guys, ang ganda na experience ko with the seller. So, responsive din sila kung may mga questions kayo. Pwede kayo magtanong or pwede kayo mag-chat sa kanila. And of course, mabilis ang kanilang shipping. Although, sa overseas nga siya, pero hindi naman siya umabot ng 1 week. Ayan. So, I will link the product on the description down below. So, you can check it out with the headset na i-recommend ko para sa inyo. And of course, ko-comment ko na rin siya down below para makita nyo na rin agad. Ayan. Thank you so much for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. And I hope I will see you on my next video. Don't forget to subscribe to my channel to be part of the hashtag GreenRainBean fam. Click on the notification bell para ma-notify ka every time na magbago akong upload. And of course, guys, comment down below for video suggestions and for shoutouts. So, thank you so much, guys, for watching. And lagi ko ang sinasabi, don't forget to be a blessing to other people. Bye! God bless!